pupunta kami dito sa Docomo kasi bibili kami ng bagong iPhone. Tara, samahan nyo kami bumili ng bagong iPhone. Bibilhan ko kasi ng iPhone yung aking wifi. So yun na nga, ang video na to ay tungkol sa pagbili namin ng bagong iPhone, yung iPhone 12 para sa asawa ko. Actually, nung lumabas yung iPhone SE last year, 2020, doon namin naisip na bibili sana kami ng iPhone SE sa aming dalawa. Kasi yung cellphone namin ay 2017 pa namin binili, so 3 years ago na yon. And then, puno na yung storage capacity niya na 32 gig lang. Kasi yung iPhone 7 ko, tapos yung iPhone 6s na gamit ng asawa ko ay 32 GB lang yung binili namin noon na storage capacity kasi medyo, kumbaga, kapos pa sa budget noon. And then, yung cellphone ng asawa ko, since last year pa ay naglolo ko na. Kasi puno na yung storage capacity niya. Marami na siyang pictures tsaka videos. これでちょっと待っててください。これでね。Binigyan kami ng number. QR number. Upo muna tayo. Hana rin ba? Hana! Okay guys, ito na yung binigay sa amin na QE number. Hihintayin na lang namin na tawagin kami dun sa QE number na yun. Okay guys, matagal ko na kasing promise na bibili ko siya ng bagong iPhone. Kasi yung iPhone niya kasi medyo naglulo ko na. Puno na kasi yung storage niya. Kasi 32 GB lang yung nabili ko noon. More than 3 years na kasi yun. So, siguro panahon na para pumili ng panibagong iPhone naman na bagong model. Iniisip ko kung iPhone 11 o kaya iPhone 12, kung alin man sa dalawang doon. Then, dahil nga puno na yung iPhone, puno na ng mga data. So yung ibang mga application, pag gagamitin niya na, hindi na ma-download kasi wala nang space yung phone niya. Dahil marami ng pictures at iba pang mga data. Yun yung isa sa rason kung bakit naisipan kong bumili ng iPhone 12 para sa asawa ko. Kasi yung mga importanteng application, hindi niya na magamit. Yung YouTube app, and then Messenger, Line, minsan hindi niya na magamit, hindi niya ma-open kasi hindi ma-download mula sa iCloud. Language na English. Hi. Hi. Okay na ba? でも後で、うん、ちょっと変えられる。先ちょっと一回設定でちょっと日本語にしますね。はい。yung network ng asawa ko tsaka yung network ko ay magkaiba. So yung ginagamit ko kasi ay Docomo. And then yung binili ko para sa kanya ay yung Y Mobile kasi mura lang yon. And then ngayon naisipan ko na isang network na lang kami. Kaya ang ginawa ko yung bagong cellphone niya na ngayon na iPhone 12 ay ililipat namin sa Docomo na. Hindi na Y Mobile or SoftBank. Ang ginawa namin ay pumunta kami sa Docomo and then ang ginamit namin na cellphone number ay yung dati pa rin na number niya kasi yung mga contacts niya para hindi na siya magpanibagong number. Ang ginawa namin ay ginamit namin yung MNP or Mobile Number Portability na mayroon dito sa Japan. Sa Pilipinas, di ko alam kung mayroon na ring Mobile Number Portability na kung saan kahit maglipat ka ng network, halimbawa Globe to Smart, pag naglipat ka ng network, pwedeng dalhin mo yung the same number para hindi ka na magpapalit ng number. Dito sa Japan, mayroon din ganun. So kung gusto mo maglipat ng ibang network, halimbawa mula SoftBank papunta sa Docomo, mayroon ng tinatawag na MNP or Mobile Number Portability. So kahit magpalit ka ng mobile network, magagamit mo pa rin yung dati mong number.
Yun nga lang, bago ka makalipat sa ibang network ay kailangan mo munang humingi ng MNP or mobile number reservation number mula doon sa dati mong network. So kailangan mong tawagan siya o kaya personal mong puntahan yung dati mong network and then doon ka hihingi ng reservation number or Yoyako Bango para magamit sa ibang network yung dati mong mobile number. So ang ginawa na ng Docomo ay tinawagan na nila yung dati kong network and then pinakausap sa akin para kumuha ako ng reservation number or yung Yoyako Bango para magamit yung dati kong number. Ah, hi. Kunin this, hi. Amoroso. Liyo. Ah, watashi, ore mo Docomo tsukatte ru kara, okusan no suno kitei de no mo Docomo ni issho ni matometai desu kara. Ah, shoto meru? Ah, kitei de shoto meru koru. Ah, hai. Chotto matte kudasai. Chotto kakunin shimasu. Shelton. Mai mail dau de. はい、じゃあ、はい、書きます。はい。2、8、2、95。あ、なんかメール来た。はい。はい、今届いた。 Nung okay na yung iPhone 12 para sa asawa ko. May in-offer naman yung teller or salesman doon sa Docomo. Kids Keitai daw or cellphone para sa mga bata. Kasi kasama namin yung anak ko na 7 years old. Ito yung in-offer niya. Ito daw yung uso sa ngayon, yung tinatawag na Kids Keitai or cellphone na pang bata. Yan. Ito yung cellphone. Yan. Yan yung Kids Keitai. Pwede itong tawagan. Parang cellphone lang to pero yung mga features nito ay pambata. And then wala rin itong games. Para lang talaga sa telepono, tawag or message, text. And then meron din itong GPS daw. Pero hindi ko pa alam kung paano gamitin yung GPS. And then mayroon din itong feature dito na tulad ng ginagamit sa mga gakko or sa shogakko. Yung parang panakot lang or alarm. So yun yung features niya, call, text, and then mayroon din siyang GPS. And then mayroon ditong parang button or push or pull button. Kapag hinila mo to, isang hila mo lang, and then automatic na tatawag to. Hindi na kailangan mag-dial. Pag hinila tong string na to or parang button na to, pag hinila to, automatic na magre-ring yung cellphone ko at cellphone ng mama niya. So parang automatic na magdadial to sa aming dalawa nung asawa ko. So isa yun sa features niya. So sa susunod sigurong video, pag may time ako ay i-explain ko yung iba pang mga features ng Kids Keitai na to or Kids Cellphone na to. Okay guys, hanggang dito na lamang muna po yung video natin. Sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And then kung nagustuhan nyo yung video na to ay hit the like button. At i-share nyo na rin to sa mga kaibigan nyo. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye bye. Wait lang pala. Bago tayo magtapos, kailangan nating mag-shout out. Shout out kay Rensno Japan TV. Shout out din kay JM Sonics TV. Shout out din kay Merle Kuya. Please subscribe to her channel. Kapatid ko yan na nasa Canada. So, huwag niyong kalimutang i-subscribe siya. Shout out din kay Junski Down Under Vlogs. Shout out din kay Flynn and Mayumi in Japan. Shout out din kay Lodi Onit. Please subscribe din sa mga channels nila para matutunan niyo rin kung paano mag-apply dito sa Japan at kung paano yung mamuhay dito sa Japan. Okay, hanggang doon na muna po yung shoutout natin. Hanggang sa muli. Bye-bye.